mali yan, mali. Tinatanong kita. Kung mabasa ko na yung nasa Mateo 18:16, hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao. Tinatanggap mo, niloloko mo mga tao dyan, madilim ang isip mo, talo ka na, hindi ka na dapat kausapin dahil sinungaling ka. Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa kong hindi salita ng Diyos yan, na kailangang pagtibayin ng dalawa o tatlong saksi, tinatanggap mo, sinungaling ka. Talo ka na. Talo ka na. Totoo lang ang sinasabi ko. Niloloko mo yung mga tao dyan, nagsisinungaling ka. Hindi salita ng Diyos yung nasa Mateo 18:16 na kailangan pagtibayin ng dalawa o tatlong saksi. Kaya sabi mo, salita ng Diyos yan. Yung palang Diyos mo, para maging totoo salita niya, kailangan may sumasaksi pa sa kanya. Yung Diyos ko, pag nagsalita siya, absoluto. Hindi kailangan kahit sino magpatotoo. Isang salita niya lang ay totoo. Kaya nung sabihin mong salita ng Diyos yan, ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko na hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng kaharap mo dyan, pati moderator. At ang pati miyembro mo, pinagluloko mo. At ikaw ay sinungaling, tatanggapin mo. Ay, ulit ko yung tanong ko. Dahil niloloko niya yung mga tao dyan eh. Dahil yan, libu-libu yung tao, niloloko mo. Pati sa internet, libu-libu nakikinig. Maraming taong ililigaw ka. Kailangan pala sa'yo yung salita ng Diyos mo, pati bayan pa ng tao, dalawa, tatlong saksi. Yung salita ng Diyos ko, kahit siya isang salita lang, naniniwala ko, totoo yun, absoluto yun. Kaya tinanong kita, yung bang ginamit mong talata 18:16 na kailangang pagtibayin ng dalawa o tatlong saksi, salita ba yan ng Diyos o salita ng tao? Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa kong hindi salita ng Diyos yan, tatanggapin mo, madilim ang isip mo, talo ka na. Tapos na diskusyon. Ayan o ang hamon ni Brother Eli sa inyo, Pastor. Ipababasa na ba natin kay Brother Eli? Mr. Moderator, alam mo, Oxford type itong diskusyon na to. Sa Oxford type, pag ang isang nakikipagdiskusyon, napatunayan sinungaling, natatapos ang diskusyon. Yan ang pinusunod natin. Sabi mo, kailangan sumunod tayo sa regulasyon. Ikaw pa, nagsabi kanina mag-opening ka eh. Regulasyon ng Oxford yan. May sinabi kang blatantly mali, panluloko sa tao, panagutan mo. Tinatanggap mo, babasahin ko, pag nabasa ko, talo ka na, madilim ang isip mo, hindi ka dapat paniwalaan, pati niyang biyembro mo na sa likod mo. Kasi po, Brother Eli, ito po ang may sasagot ko sa iyo. Ang Biblia po kasi... Tumagot ka! Tadya muna! Huwag ka magkapaligoy-ligoy! Maging professional ka! Sumagot ka! Tama ba yung sinabi mo? Mali! Sumagot ka sa akin, tanong. Ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko yan, ay hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao. Tatanggapin mo, nililigaw mo mga tao dyan, pati mga listeners ko sa internet. Alam mo, ang aking website, dinadalaw ng 5 milyon tao. Ha? Alam mo, ang website ko, number one sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Yan ang the most popular website, 5 taon na ngayon. Napakaraming nanonood dyan. Marami kang gagaguhin at ililigaw pagpapayagan kita. Kaya sa puntong ito, hindi kita papawalan. Ha? Makita lang mga tao yung mga akusasyon mo, ha? Nag-aakusasyon ka pa sa akin eh, no? Pero pakikita ng tao na niloloko mo sila. Niloloko mo ang tao dahil hindi salita ng Diyos yan. Salita ng tao yan. Babasahin ko. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Yes, Lord! Oh. Ngayon o, Pastor, sa sinasabi ni Brother Eli, para matapos na itong diskusyon natin, pababasa niyo ba sa kanya? Dahil nasa
nataman ho kasi yan eh. Mr. Moderator, di pa po tapos ang debate. Tatlong tindigan po ito. Tatlong tindigan po ito. Mr. Moderator, makasabat po. Oxford po itong debate na ito. Oxford ito. Ang kahit na tatlong tindigan, pag sa unang tindigan, napatunay ang nagsisinungaling ang isang participant, pwede pong mag-expire ang debate o matapos. Kaya ako, naghahamon ako ng showdown. It is a part of an Oxford debate. Siya ang may sabi. Ako po ang panahon ng pagsasagot. Yung Mr. Moderator, isasagot ko lang po. Ang mga apostolis po, ang nagsasabi po nito ay mga tao po sila ng Diyos. Kaya kung ano man yung sinusulat nila dito, ay nagmumula po sa Panginoong Diyos yan. Eh, ito pala naman taong ito wala sa sarili eh. Ikaw ang gumasa niya, sasabihin mo wala sa tema. Ikaw ang gumasa niya, kaya kinokross kita sa binasa mo. Maluloko ka ba talaga o sana ikaw ang magpakapal ng pagmumukha mo? Mr. Moderator, pakitsik lang po ang tema. Pakitsik lang po ang tema. Baptism po ang pinag-uusapan dito. Baptism po, pakitsik lang po Mr. Moderator. Hindi, ito eh. Pagka umpisa na kami natin, kanina hanggang ngayon, pabalik-balik tayo nito. Ngayon oh, binasa nyo kasi kanina yun eh. Eh kayo, binasa nyo, hindi? Binasa po. Ikaw pala unang-unang wala sa tema eh. Ba't ka bumabasa ng wala sa tema? Ma. Wala pala sa tema yan, ba't binabasa mo? Hindi naman niloloko mo ang mga tao. Pati yung miyembro sa likod mo, asawa mo ba yan? Niloloko mo yung miyembro mo na yan. Kung ako yan, iiwanan kita. Niloloko mo ako. Bilo mo ba? Wala pala sa tema. Eh, tema ang pinag-uusapan natin. Pinatutunayan mo, binabaliwala mo yung Mateo 28:19. Binabaliwala mo, kaya mo binasa yan. Para sabihin mo, kailangan dalawang sitas o tatlo. Di ba ganun ang intention mo? Kaya mo ginawa yan. Tapos sasabihin mo, wala sa tema, tinatanong kita. Huwag kang gagamit ng wala sa tema. Kung wala pala sa tema, ikaw ang gumamit niyan. Maging lalaki ka. Sabi mo kanina, kailangan, alo, usapan lalaki. Sana po maging professional po ang debating ito. Kung ano man po napagkasunduan na po. Lalaking usapan to. Eh, usapan bakla ang alam mo pala eh! Sige, may... Pastor, pwede kang tanungin doon o hindi? Ha? Eto, Mr. Moderator, para maging simple o. Oh, tinatanggap niya bang mali siya o hindi? Tanong niyo kung may sagot siya. Pinauna ko din kanina. Diba? Oh, eto po. Yung sabi niya, basta't nasa Biblia raw salita ng Diyos. Mr. Moderator, may ipapabasa ako. Oh. Pagka ito, sinabi niya, basta't nasa Biblia salita ng Diyos, tanungin niyo siya kung salita ng Diyos ito. Nasa Hob. Ah, basahin natin ang Hob 1, kapatid na Mel. 1, 8. Ah, basahin natin ang Hob 1, kapatid na Mel. 1:8 At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob? Sapagkat walang... Pinakausap ng Diyos! Teka muna! Pinakausap ng Diyos yan, Bradman! Si Satanas po! Ano ang tanong ng Diyos kay Satanas sa earlier, sa 7? 7 na po, 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Mr. Moderator, tanong mo sa kanya yung sagot ni Satanas, salita ba ng Diyos yun? Nasa Biblia yun eh. Narinig naman siguro niya yun, ni Pastor yun, kay Eli. Ang tanong ni kay Eli ay nasa Biblia yan. Mr. Moderator, para tayong nakikipaglukuhan sa isang batang gago eh. Sabi niya, basta nasa Biblia, salita ng Diyos. Tanong ko sa'yo, yung ba salita ni Satanas, salita pa rin ng Diyos? Ginagago mo tao eh!
Vladimir, talungin mo! Aba, mag-desisyon ka, Mr. Moderator! Mr. Moderator, ito lang payo ko sa'yo! Ang laki-laki mong tao, huwag kang pumayag na lukohin kanyang... At ang mga milyon-milyong nakikinig, pinaglololoko na lang kayo niyan! Ginagago kayo niyan! Biro mo, salita lang ni Satala, salita pa rin ng Diyos! Ewan ko kung papayag kayo lahat kayo gaguhin, Bradwell! Ba't pumapayag kayo, ginagago kayo niyan ha! Salita na ni Satala, salita pa rin ng Diyos. Ginagago kayo mga kababayan. Yung mga miyembro niyan, nako huwag kayo mag-aabuloy. Niloloko kayo niyan. Sayang ang pera niyo. Pumirma ka sa isang Oxford type of debate. Kung professional ka, dapat lahat ng sinabi mo will be put under cross. No? Sabi mo, formula ang pinag-aaralan natin. Meron ka bang mababasa sa Biblia na formula? Yung bang ginagamit mong salitang formula nasa Biblia o wala? Basahin po natin, Brother Eli. Ang formula po, hindi po mababasa sa Biblia, pero yung sinabi ko kanina sa Colossians... Colossians 2:17. Inaamin mo kung gayon na hindi, yung salitang formula hindi mababasa sa Biblia, inaamin mo? Sige po. Sige po. Inaamin mo ba, kapatid, na ang salitang formula hindi mababasa dyan sa mga Bibliang ginamit mo? Brother Eli, sa pangalan po ng Panginoong Hesus ang aking patutunayan, hindi ang formula ang aking patutunayan. Hindi. Teka muna, ginagamit mo sa tema yung salitang formula. Kaya tinatanong kita, sa mga Bibliang ginamit mo, gumamit ka at least na tatlong translation ng Biblia. Meron ka bang mababasang salitang formula na inilagay mo dyan sa tema mo? Sa pangalan ng Panginoong Hesus po ang patutunayan. Tinatanong kita, sumagot ka sa tanong. Ang tanong ko ang dapat sagutin. Dapat technical tayo sa diskusyon. Kala ko ba professional ang gusto mo? Ginamit mo sa tema mo yung salitang formula. Tinatanong kita, mababasa mo ba yun sa Biblia na ginagamit mo? Yung salitang formula, hindi yun ang pinatutunayan ko, kundi yung sa pangalan ng Panginoong Hesus ang patutunayan ko. Pastor, ang katanungan po ni Kaeli, Brother Eli, ang katanungan po ni Kaeli ay ang salitang formula. Yun lang ang sagutin natin para hindi tayo mag-asay ng oras. O sige, wala po mababasang formula. So, ganito. So, yung tinitindigan mong tema na ayon sa'yo, tinitindigan mong tema na ayon sa'yo ang formula ng water baptism ay sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. So yung salitang formula ang ginamit mo mismo, hindi mababasa sa Biblia. Tinatanggap mo yon? Yung salitang formula. Yung salitang formula. Tinatanggap mo, hindi? Sige, actually, hindi mababasa sa Biblia yung salitang formula. Ayan, o ngayon. Kung hindi mababasa sa Biblia, tatanungin naman kita. Sa isip mo naman, sa knowledge mo, dahil wala pala sa Biblia eh. Ang tanong ko sa'yo, naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Brother Eli, napapalayo po tayo sa tema. Hindi tayo malalayo. Sumagot ka lang. Baka ikaw malayo, ako nasa tema ako. Kaya ini-examine ko yung tema mo eh. Pati yung ginamit mong salita sa tema mo, ini-examine ko eh. Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Naiintindihan po. Ano yon? Ano ang kahulugan ng salitang formula? Gawa po, gawa. Gawa? Yes. What do you mean gawa? Ano mang ninyong ginagawa sa salita at sa gawa, gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung bang gawa, formula ba yon?
Ibig mo ba sabihin yung salitang gawa, formula ba yun? Sagutin lang ang tanong. Oh, formula yun. Yung bang salitang gawa, formula? Formula yun, oo. At tatanungin kita, ano sa English yung salitang gawa? Brother Eli, professional po tayo. Ako, professional, ewan kita. Kaya nga tinatanong kita para mapatunayan mo kung professional ka o hindi eh. Ano ba sa English yung salitang gawa? Sabi mo, yung formula, gawa. Kaya tinatanong kita, ano ba sa English yung salitang gawa? Ah, hindi, Mr. Moderator. Mr. Moderator, alam mo, discussion ito, no? This is for the consumption of all those who are going to listen or to witness this debate. Dapat, hiling nyo professional, dapat professional tayo lahat. Hindi ako lilipat sa isang ibang tanong hanggang hindi naliliwanagan yung isang tanong. Ang diskusyon, ang layunin niya, lumiwanag ang katwiran ng bawat isa sa mga tao. Walang kwenta ang diskusyon kung hindi maliliwanagan ng tao kung ano yung pinag-uusapan sa diskusyon. Kaya nga, ginagamit niya sa tema yung salitang formula, kaya nililiwanag ko kung ano yung formula para maisang ayon natin sa Biblia. Inamin niya, wala sa Biblia yung salitang formula. Sa mga Bibliang ginamit niya, gumamit siya ng 3 translations. Ngayon, wala pala sa Biblia yung salitang formula. Kaya tinanong ko sa kanya, ano ba kahulugan ng formula? Para manindigan ka sa isang prinsipyo o paniniwala, dapat alam mo ang pasikot-sikot dun sa tinitindigan mo at pinirmahan mo. Pinirmahan mo yung salitang formula, dapat alam mo. Ang sagot niya, ang formula raw, gawa. Tanong ko, ano ba sa English yung salitang gawa? Formula ba yun? Kasi yung salitang English, yung formula, English yun eh. Ah, sa Kastila, hindi naman formula ang pronunciation nun eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, kung ginagamit mo yung salitang formula, ibig sabihin English, tinatanong kita, ano ba yon? Sabi niya, gawa. Eh kung gawa yon, ano ba sa English yung salitang gawa? Iba naman ang kahulugan ng gawa kaysa sa formula eh. Yan ang sinasabi ko. Kasi may formula, hindi pa ginagawa. Ano lang daw sa English ang gawa? Bautismo po ang pinag-uusapan po natin dito. Bautismo po sa pangalan ng Panginoong Jesus po. Pastor eh, yun lang ang sagutin niyo muna para mapuntahan natin yung ibig niyo ipaliwanag para malinawan natin. Yun lang naman ang tanong ni Kaeli, ano sa English ang gawa? Yun lang ang pakisagot. Nauubos ang oras ko, sumagot ka, Pastor. Madali naman sagutin yung tanong ko eh. Kung marunong ka na English, nagbabasa ka naman ng English Bible eh. Ano ba ang kahulugan ng salitang formula kung sabi mo gawa? Ano ba yung gawa sa English? Ngayon ko lang kasi narinig yun sa buong buhay ko, ano? 60 anyos na ako. Ngayon lang ako nakarinig na yung palang gawa, formula. Kaya nililiwanag ko, baka meron akong hindi alam na alam mo. Ano ba ang salitang gawa sa English? Mr. Moderator, out of topic po yung kanyang katanungan.
Notice mo po ang pinag-uusapan. Hindi, nasa topic yan. Ikaw ang gumamit niyan. Nasa topic yan. Mali ka dyan, kapatid. Ikaw ang gumamit niyan salitang formula. Kaya kailangan, patunayan mo yan. Sabi mo, papatunayan mo ayon sa Biblia. Umamin kang wala sa Biblia. De, titignan ko kung may katwirang kang gamitin yung salitang formula kahit wala sa Biblia. Bakit mo sasabihin wala sa topic? Nasa topic ako, hindi ako umaalis sa topic. Kung siguro kung makakakita ka ng kausap sa mundo na hindi aalis sa topic, ako yon. Yes. Sa baptism po ang pinatutunayan po natin. Ang tanong ko sa'yo, kapatid, para wag maubos ang oras, ano ba yung salitang gawa sa Ingles? Baptism po ang pinag-uusapan natin dito, Brother Eli. Oo, papunta tayo dyan sa baptism. Papunta tayo dyan, pupunta ako dyan, huwag ka mainip. Sumagot ka muna sa tanong ko. Nasa 20 minutos. Kung ano lang ho ang tanong, pakisagot na lang ho, dahil nandito man ho yun, no? Sa tema ng debate ninyo, formula, tubig, baptism. Nandito man ho ang tanong, pakisagot lang ho yan. Ulitin mo, Brother Eli, ang tanong. Sabi mo kasi yung formula, gawa eh. English kasi yung formula ang ginamit mong salita eh. Sabi mo, gawa yun. Tinatanong ko sa'yo, wala sa Biblia ka mo. Eh, gawa ka mo yun. Tanong ko sa'yo, ano ba yung English sa gawa? Masimple lang naman eh. Nililigaw mo lang yung tao eh. Madali mo lang naman sasagutin yan eh. Ano ba ang English sa gawa? Kung kasi gawa eh po, English na yung formula, lalabas yung gawa ng mga apostol, dapat ang title ng aklat ng gawa eh formula ng mga apostol. Dapat ganon. Di ba meron sa Bibliang aklat na tawag eh gawa ng mga apostol? Kung ang gawa eh, ang English niya ay formula, dapat formula ng mga apostol. Sana ganon, ano? Sa mga nag-translate ng Biblia. Eh siguro, hindi ka naman marunong pa sa nag-translate ng Biblia. Ang translation nakalagay, gawa ng mga apostol. So, hindi gawa yung formula. At hindi formula yung gawa. May formula pwedeng hindi gawin. Yan ang dapat mong intindihin, kapatid. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, alam mo ba ang kahulugan ng salitang gawa sa English? At sa English yung gawa. Di hindi formula. Salamat sa iyo, tinagot mo ako, no? Sa English pala, yung gawa, acts. Ngayon ganito, kapatid, susunod kong tanong sa iyo. Si Kristo ay nagturo ng aral kasama ang bautismo. Right? Yes. Tama ako. Yung bang tinuro ni Kristo na aral kasama ang bautismo, kanino galing? Kay Kristo po. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. Kung ang turo ni Kristo ay galing sa Ama, naniniwala ka may Ama? Naniniwala po. Naniniwala ka ba na ang Ama ay mas dakila kay Kristo? Bautismo po, Brother Eli, ang pinag-uusapan natin dito. Eh, tinatanong kita muna bago tayo pumunta sa bautismo. Kailangan, Mr. Moderator, pasagutin mo yan. Huwag mong papakawalan yan. Mahuhuli yan. Mahuhuli kasi nungalingan mo ngayon, maniwala ka sa akin, sumagot ka lang. Inamin mo na yung turo ni Kristo kasama ang bautismo ay galing sa Ama. Ang tanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo?
Brother Eli, baptism po ang pinag-uusapan natin dito. Baptism nga ang pinag-uusapan natin. Kaya nga kailangan ugatin natin. Teka muna. Huwag mo ako sabayan. Ang tanong ko sa'yo, yung bang tinuro ni Kristong bautismo, galing ba yun sa Ama? Wala po akong sinabing ganon. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. De, tinatanong kita. Tinatanong kita kung si Kristo ay, ang sabi mo kasi kanina, inamin mo na si Kristo nung magturo ng lahat ng aral, pati bautismo, galing sa Ama yung turo niya. Di ba inamin mo? Opo. Tinatanong kita ngayon. Kumo sa kay Kristo, ang tinuro ni Kristong aral, pati bautismo, galing sa Ama. Ang tanong ko sa iyo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, sa baptism po ang itatanong ko ninyo. Brother Eli, may 5 minuto pa tayo para magtanong. Tanong ko sa kanya, kung yung bang bautismong itinuro ni Kristo kanino galing? Sabi niya, galing sa Ama. So, kung galing pala sa Ama, hindi mismong kanya yung kanyang itinuro. It implies, mas mataas sa kanya yung Ama, hindi ba ganon? Yun ang tanong ko, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, maliwanag po, inuulit-ulit po yung binasa ganina. May connection naman yung tanong ni kay Eli sa baptismo. May connection man, pakinggan niya maigi ang tanong niya. Hindi, Mr. Moderator, linawin mong mabuti. Patungkol na po ito sa Diyos yung kanyang tinatalakay eh. Baptism lang po ang pinag-aralan at saka hindi po yun ang binasa ko kanina. Magtanong siya, batay doon sa binasa ko kanina, wala akong sinasabing ganyan, naiiba po yun ang kanyang mga katanungan. Kung ano yung pinapaliwanag, doon yun, magsatatanong siya. Mali ka dyan, kapatid, mali ka dyan. Ikaw ang nagsabi kanina, oh. Sabi mo, ang utos na bautismo sa pangalan lang ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Banggit ka ng banggit ng Ama, binabaliwala mo yung Ama eh. Hindi po sinabi ni Pedro, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po, sinabi ni Peter, mangagsisisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo, hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang talong ko sa iyo ngayon, magtapat ka sa taong bayan, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Hindi. Brother Eli, bautismo po ang itatayo ko. Pastor, pakisagot lang, connection mo yun. Pasok sa tema. Wala. Binabanggit mo kanina yung Ama, binabaliwala mo. Umamin ka ngayon. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pasok ko sa tema, pakisagot lang ho. May 2 minuto pa ho tayo. Brother Eli, ito ang sasagot ko sa tanong mo. John 14, chapter 14. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa sa Anak o kay Kristo? Yan ang tanong ko sa'yo. Mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Sumagot ka. Mr. Moderator, pati ayos lang po. Baptism po ang pinag-uusapan namin dito. Yun nga, connection din sa tema yun eh. Pasok sa tema yung mas dakila ba ang Ama kaysa sa Anak. Dahil nandito, hindi sa pangalan ng Ama at ng Anak eh. Sa pagka-Diyos na po kasing tema yan eh. Sa pagka-Diyos yan. Hindi sa baptism yan. Ang itatayo namin dito. Binabanggit mo yan sa dito. Tema mo, no? Sinabanggit mo yung pangalan ng Ama eh. Teka muna. Hoy, kapatid. Nakakalimot ka. Nakalagay sa tema yan. Punto na lang ako kay Elie. At
Sige, Kalim. Ah, nakalagay sa tema yan, Mr. Moderator. Sabi niya, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung salitang hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ibig sabihin, kadawit yung Ama sa usapan na yan, kapatid. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Kinalulungkot pa kay Ellie. Hindi ko kasi nasagot ng maayos ni Pastor. Naubos ang oras natin. Salamat, Mr. Moderator. Salamat sa effort mo na maituwid yung mali, no? Pero talagang yung mali, mahirap ituwid yun. Nire-reset po sandali namin ang oras kay Ellie. Bigyan natin ang oras si Brother Ellie Soriano. Pakiumpisahan na natin kay Ellie. Set. Sige po. Salamat po, Mr. Moderator. Salamat sa inyong effort. Mga kabatid, mga kababayan, kanina sabi niya, professional daw ang ating diskusyon. Ikinalulungkot ko sa outcome. Nagsusulisit siya, humihingi siya ng palakpakan sa audience. Tapos, nung hindi masyadong malakas ang palakpak, nagparunggit siya. Ito pala, parang hindi lalaki, para palang babaeng chismosa itong kausap natin. Ang parunggit niya, alam niyo ba yung salitang parunggit? Bradnell, ano ba yung parunggit dyan sa Bisaya? Pagpaparinig, kapatid na Jerry, parunggit. Ano ba sa Bisaya yon? Nagpadungog. Nagparunggit? Ah? Nagpadungog. Oh, nagparinig siya. Nagpadungog siya. Ang sinabi niya, sabi niya, Bradmel, parang hindi si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Tumatahimik sila. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Kasi gusto niya pumalakpak ang mga tao. E komo ko, konti lang yung pumapalakpak sa kanya. Ang sabi niya, para raw hindi kay si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Kaya tumatahimik daw. Di ba ganun ang narinig mo rin, Bradmel? Opo, dinig na dinig ko po yon. Sinabi niya po yon. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Para maintindihan mo, kapatid, ano, kung bakit tumatahimik yung aming kapatid, sa Biblia kasi may panahon ng pagtahimik at may panahon ng pagsasaya. Babasa ako kung bakit sila tumatahimik, ano? Pakibasa mo nga, Bradmel, yung 5:13 ng Amos. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Oh, masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos eh. Kaya tumatahimik yung panig namin, masamang panahon yung nakalipas. Kasi ang pinagdadadaldal mo, mali. Panahon ng pagtitindig ng kadiliman, kaya masamang panahon, tahimik ang aming mga kapatid. Makita mo, mamaya, magpapalakpakan yan. Ngayon, ganito. Bakit ko sinabing masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos? Una, yung 20-30 minuto, pinagulit-ulit lang yung talata. Tapos, yung 20 minutos, ulit-ulit yung tanong ko, ayaw sagutin. Kasi maihipit siya pag sinagot niya yung tanong ko. Eto kasi yan, mga kababayan. Baliwala sa kanya, si Kristo. Diyan sa tao na yan, baliwala sa kanya si Kristo. Kasi si Kristo po ang may utos nito eh. Mateo 28:19. Ganito po ang nakasulat. Pero bago natin umpisahan sa 19, puntahan muna natin sa 18. Ganito po nakasulat. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo
at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan. So, ang may utos niya si Kristo, mga kababayan, para baliwalain mo yan, lapastangan ka kay Kristo. Yung pinagbabasa niyang sitas, Mr. Moderator, gusto ko maintindihan mo ano, yung pinagbabasa niyang sitas, mga apostol lang nagsasalita ron. Eh kung mamimili ka kaya ng paniniwalaan mo, sino kaya ang paniniwalaan mo, si Kristo o yung mga apostol? If you have to choose. Ako, hindi ako namimili. Pinaniniwalaan ko ang buong Biblia. Kaya lang, hindi naiintindihan niyang kadiskusyon natin. Kaya binabaliwala niya yung Mateo 28:20 kasi hindi niya naiintindihan yung sinasabi niyang salitang formula. At hindi naman ako nagtatakang hindi niya maintindihan kasi hindi niya alam ang salitang formula eh. Gumagamit siya ng salita na hindi niya mismo alam. Wala sa Biblia. Kasi kung ayon sa Biblia, dapat pati yung formula basahin mo sa Biblia. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, wala nga sa Biblia ang ginamit niya. Wala sa King James at wala pa din dun sa isang ginamit niyang version. Meron siyang ginamit na isa pang English version. Version eh. Umalis siya sa King James, pumunta siya sa ibang version to suit his taste para siya ay bagayan yung kanyang gusto. Pero hindi tayo ganun kung manindigan ang salita. Tayo ay kahit saan po pwede tayong bumasa sa lahat ng Biblia, hindi tayo ano limited sa isang edition o sa isang rendition ng Biblia. Ngayon, ganito aking masasabi mga kababayan. Pakibasa mo nga, Brad Mill, yung tema uli. Ang tema po, patutunayan ko na ang formula ng water baptism ay sa pangalan lang ng Panginoong Jesus ayon sa Biblia at mga referensya at hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So, nakalagay dyan yung salitang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasa tema mismo pinirmahan niya yan eh. So kung magtatanong ako tungkol sa Ama, hindi ako umaalis sa tema. Kaya ako tinatanong yan para ma-realize ng mga tao ang malaking pagkakamali niyang kapatid na yan. Ano? Unang-una, si Kristo po ay nagturo sa lupa. Alam niyo bang si Kristo, ang kanyang turo hindi galing sa kanyang sarili? Pakinggan niyo sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kanino galing ang turo ni Kristo, Bradman? Galing po sa Ama. Ayan. So, pati yung utos na ukol sa botismo, galing yun sa Ama. Tama po yun. Ang katunayang ang utos na botismo, eh galing sa Ama, ang nagsugo kay San Juan Bautista na unang bumotismo ay ang Ama. Tama? Tama po. Tanong, yun bang Ama
mas may dakilang kapangyarihan kaysa kay Kristo? Basahin po natin ang 14:28 ng buwan. Ayaw sagutin kanina, maiipit kasi siya. Pakinggan nyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayan. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So on this premise, ano, Mr. Moderator, hindi natin ba dapat baliwalain yung Ama? Kasi mas dakila yun kaysa kay Kristo eh. So kailangan nating i-consider lahat ng bagay na unang-una, merong mas dakila pa kay Kristo. Ang turo niya galing sa Ama. Ang katunayan, ang sabi niya diyan sa 7:16, ganito nakasulat ng Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Eh, turo ba ni Kristo, Bradmel, ang botismo? Turo po, kapatid na Eli. Eh, kanino galing yung turo niyang botismo? Galing po sa nagsugo sa kanya. Ay, sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang nagsugo po sa kanya, ang Ama po, kapatid na Eli. O, basahin ngayon natin ang 13:16 ng Juan. 13:16. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Bisayain mo nga yan, Batman. Sa Bisaya po. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, og ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Sino ang mas labaw, kapatid na Jerry? Yung nagsugo o yung gisugo? Ang nagsugo ang labaw, igsoon na Eli. Sino ang nagsugo kay Kristo? Ang amahang Diyos nga makagagahom labaw sa ngatanan. Basahin natin uli ang 14:28 sa Bisaya, kapatid na Jerry. Kamu nakadungog sa akong pag-ingon kaninyo. Ako mugikan, ug mubalik kaninyo. Kung nahigugma kamu kanako, managkalipay kamu unta. Tungod sa pag-ingon ko, ako muadto sa amahan. Kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Ayan, ang akong amahan, labaw pa kanako. Ang tinuro ni Kristo, ang kanyang aral galing sa amahan. Basahin natin uli ang Juan 7:16. Usa si Jesus mitubag kanila og miingon, ang akong pagtulunan dili ako, kundili iya sa nagsugo kanako. Ayan, ang pagtulunan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang aral, yung salita niya, kasama na yung bautismo, ay galing sa nagsugo sa kanya. Galing sa Ama yon. Kaya nang si Kristo ang mag-utos, ano ang utos ni Kristo na bautismo? Basahin natin ang Mateo 28:19 sa Bisaya. Busa panlakaw kamo, og panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Yan ang utos ni Kristo. Galing yan sa Ama. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsasalita sa kanyang sarili. Nung sabihin niya sa mga apostol ito, galing sa Ama yung salita na yan, na bautismuhan ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Understood, isinama ng Ama yung kanyang sarili.
Ayan. Kasama yung ama. Kasi sa ama galing yung utos. O kasama ang ama. Ang katunayan, if you are going to read that in English, let us read from verse 18. And the Bible says in Matthew 28:18, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." I want you to notice this declaration of our Lord Jesus Christ. He said, "All power is given unto me in heaven and in earth." So the power does not inherently come from him himself. It was given to him by somebody else, and it was given to him by God the Father Almighty. And he said, all power is given. It is not inherent in him. He does not own the power originally in himself. The power was given unto him by the Father, who is greater than him. And that power that was given to him compasses the heavens and the earth. And what is the next? "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." 20. "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Yeah, that's what our Lord Jesus Christ said, and it came from the Father. The Father that gave him all the power in heaven and in earth said, through our Lord Jesus Christ, that make disciples in every nation, teach them, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. In the Visayan translation, it says in 19, "Busa panlakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasod nga mga bautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo." So yan ang utos ni Kristo, galing sa Ama yan. Hindi natin pwedeng baliwalain ang Ama, because the Father is greater than our Lord Jesus Christ. Ang Amahan labaw pa. Kanako, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mas dakila ang Ama kaysa akin. Ngayon, ang ating tanong ganito, eh bakit nababasa ng ating kaibigan dyan na ang bautismo ay ka sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus. Tingnan nga natin kung anong kahulugan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Vladmel, ilang pang minuto ako? Mayroon pa po kayong 15 minuto. Salamat po, Mr. Moderator. Tingnan natin kung ano ang kahulugan, mga kababayan, ng salitang sa pangalan ni Jesus. Babasa tayo, Brad Mel, pakibasa mo ang 9:15 ng aklat ng Gawa ng mga Apostol. "Datapwat sinabi sa kaniya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel." Gadmel, nung suguin ang ating Panginoon si San Pablo, ano ang layunin ng pagkasugo sa kanya, kapatid na Mel? Ano ang dadalhin niya? Sabi po ng Panginoon kay San Pablo, dadalhin ang pangalan niya sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang dadalhin ni Pablo, ang pangalan ni Kristo. Meron siyang, kumbaga si Pablo, a chosen vessel o sisidlan, paglalagyan at dadalhin niya ang pangalan ni Kristo. Tama, kapatid na Mel? Opo, tama po. Ngayon, nung nangangaral na ba si Pablo, kapatid na Mel, ipinangaral ba rin niya ang pangalan ng Ama? Opo, dala-dala rin po niya, kapatid na Eli, pinangaral po niya eh. Hindi ba kaya ang pinangaral ni Pablo, pangalan lang ni Kristo? Ay, hindi po. Hindi lang pangalan po ni Kristo ang binabanggit po ni San Pablo, kapatid na Eli. Pero ang pagkakasugo sa kanya, dadalhin niya ang pangalan ni Kristo sa mga hintil, sa mga hari, saka sa mga Israelita. Yun ang pagkakasugo sa kanya, di ba? Tama po.
Pero nung nangangaral siya, pangalan lang ba ni Kristo ang kanyang ipinangaral? Basahin natin ang Efeso 3:14, kapatid na Mel. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? 15. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayan, bisayain nga natin yan, kapatid na Jerry. Tungod ni ining hinungdan, ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa Amahan. Ngagikan kaniya, ginganlan ang tagsa-tagsa kabanay sa langit o sa yuta. Ayon, sa makatwid, mga kababayan, nung mangaral na si Pablo sa mga hintil, hindi lang naman ang dala-dala niya pangalan ni Kristo eh. Dala rin niya ang pangalan ng Ama. Tama, Brad Mel? Tama, tama po. So, paano natin dapat unawain yung salita ni Kristo na dadalhin ni Pablo ang kanyang pangalan sa mga hintil, sa mga anak ni Israel at saka sa mga hari? Pag sinabing dala-dala niya yung pangalan ni Kristo, ang kahulugan nun, dala-dala niya yung aral ni Kristo, kasi yung aral ni Kristo nakapaloob sa pangalan ni Kristo. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang aral ni Kristo nakapaloob sa kanyang pangalan. Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin nun, in accordance with God's, with Christ's teachings. The name, in the name of Christ, biblically means in the teachings of Christ. Pag sinabing sa pangalan ni Hesukristo, ibig sabihin nun, sa Biblia, sa kaaral ni Kristo ang kahulugan nun. Ngayon, nung dalhin ni Pablo yung pangalan ni Kristo sa mga hintil, kasamang ipinangaral niya yung pangalan ng Ama. Sabi nga niya, iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya kumukuha ng pangalan ang lahat ng sambahayan sa langit at sa lupa. So, hindi natin dapat ipuwera yung pangalan ng Ama pag binabanggit yung pangalan ng Anak, kapatid na Mel. Hindi po pwedeng komo sinabi sa pangalan ni Hesukristo, ipupuwera mo yung Ama kasi kasama yun sa aral ni Kristo, yung tungkol sa Ama. Ang katunayan sa Juan 17:6 at 26. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Sa Bisaya, pakibasa nga yung dalawang talata. Gipaila ko ang imong ngalan sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Mga imo man sila og imong gitugyan sila kanako og sila nagbantay sa imong pulong og akong gipaila kanila ang imong ngalan og igapaila ko pa aron ang gugma nga imong gihigugma kanako mahiadto kanila og ako ania kanila. Ayan, nung mangaral si Kristo, ipinangaral niya yung pangalan ng Ama. Kaya nung mangaral si Pablo, under the name of Christ, it is contained in the teachings of Paul, the name of the Father. He never did not discard the name of the Father. Hindi inalis ni Pablo yung pangalan ng Ama. Hindi rin inalis ni Kristo yung pangalan ng Ama. Alam ni Pablo at alam ni Kristo na ang Ama ay dakila sa lahat. At ang utos ni Kristo sa mga apostol, yung original 11 apostles, pwera na si Judas doon. Siguro kaya yung iba nagkakamali,
Wala na kasi si Judas, absent na si Judas nung ituro ni Kristo yun eh. Ang inutusan ni Kristo, 11 dun sa Mateo 28:19. Wala na si Judas doon, Bradmel. Pag absent ka ron, Judas ka lalabas, hindi mo nga maintindihan yung utos ni Kristo. Na ano yon? Ang sabi ni Kristo, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Siguro para maging tama si Saraga, dapat alisin niya sa Biblia yung Mateo 28:19. Burahin mo na sa Biblia yan. Nasa Biblia kasi yan eh. Sa pangalan ng Ama. 5 minuto na lang tayo eh. Salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi mo naman pwedeng alisin sa Biblia yan. Ha? Ngayon, ang sinasabi niya na hindi niya naiintindihan, ang sinasabi niya na hindi niya naiintindihan ay ganito. Anong daw sa gawa ng mga apostol, binotismuhan daw sila sa pangalan ni Jesus. Ang hindi niya alam, yung salitang sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Kristo, kasama rin yung Ama. Kasama sa turo yun. Kasi salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, sa aral ni Kristo, sa teachings ni Kristo. Eh, kasama yung Ama sa teachings ni Kristo eh. At alam mo, Sarah Ganga, ginagawa mo, pag inaalis mo yung Ama, Antikristo ka. Pakinggan mo sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Nako eh, Antikristo pala yan eh. Antikristo pala yan si Saraga eh. Tinatanggihan yung Ama at saka yung Anak eh. Dapat tinanggap mo yung Anak, tanggapin mo yung Ama. Tinanggap mo yung Ama, tanggapin mo yung Anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo pareho. Sampalatayanan mo pareho. May pangalan yung Ama, may pangalan yung Anak. Eh, tinanggap mo yung pangalan ng Anak, ayaw mong tanggapin yung pangalan ng Ama. Eh, mas dakila yung Ama kaysa sa Anak. Lumalabas pala itong ating kausap, Bradmel. Isa ito sa mga Antikristong nagkalat-kalat dyan ngayon sa Mindanao. Ayan. Kaya hindi naiintindihan yung ginagawa niya eh. Miski yung kanyang ginagamit na salita, hindi niya naiintindihan. Yung formula lang, hindi niya alam kung ano kahulugan eh. Yung gawa raw yung formula. Yung formula, hindi gawa yon. Ako, may alam akong formula, kapatid na Mel, ng magandang langis na pang... Meron akong alam na formula ng langis na panghilot. Formula yon. Oo, formula yon. Bibigay ko sa'yo. Pero hindi gawa yon. Bahala ka kung gagawin mo yung formula. Pero yung formula, hindi gawa. Diba? Naintindihan mo na ngayon ang kahulugan ng formula. Naintindihan mo na, Bradmel, kahulugan ng formula. Oo po. Formula po. Hindi pa po gawa yon. Oo, nasa sa'yo kung gagawin mo, kung hindi. Di ba ganon? Ngayon, yung formula, wala yun sa Biblia yung sinasabi niyang formula. Kaya hindi niya nga alam kung ano kahulugan ng formula eh. Ang formula, eto. Nangaral si Kristo. Sinugo ng Ama. Dakila yung Ama kasi siya nagsugo. Ang turo ni Kristo galing sa Ama. Hindi pwedeng ang Ama mag-utos kay Kristo, oy, alisin mo pangalan ko. Wala nun. Ang may kagagawan lang nun, si Saraga. Antikristo kasi siya. Diba? Kasi yun ang sabi ng Biblia. Ang tumatanggi sa Ama, Antikristo. Para wag kang Antikristo, wag mong tatanggihan ng Ama, wag mong tatanggihan ng Anak. Pareho mo silang tanggapin. Yan. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama. Alin po? 2 minuto na lang po. Oh, salamat po. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama, kapatid na Mel, mga kababayan, kasi yung Ama ang nagsugo kay Kristo. Huwag sabihin ni Saraga na walang kaugnayan yung mga tanong ko sa kanya. Nag-umpisa ito sa bautismo. Eh, saan ba nag-umpisa yung bautismo? Hindi ba sa Ama? Galing sa Ama yung utos na yun eh. Dinala ni Kristo, tinuro ni Kristo. Sa kaya kung meron kang naririnig na Kristo, pati yung Kristo galing din sa Ama.
Oh, mas dakila yung Ama na pinanggalingan kaysa dun sa kay Kristo. At mas dakila naman si Kristo kaysa sa mga apostol. Si Kristo may sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Si Kristo ang may sabi niyan. Huwag mong aalisin sa Biblia yan. Mali ang ginagawa mo. Biro mo, inaalis mo yung 28:19 ng Mateo? Ba't mo inaalis? Naturuan ka ng mga Amerikanong walang malay sa Biblia. Napulot mo lang yan. Di naman sa'yo galing yan eh. Hindi ka naman original na may doktrina yan eh. Pinulot mo lang yan. Ang katunayan, bata ka pa. 37 years ka pa lang. Eh yung nag-ututuro niyan, yung mga oneness sa Amerika, minana mo lang yan. Kaya hindi mo naintindihan yan tinuturo mo. Kaya kung mamana ka, kapatid, bumana ka na ng maganda. Huwag yung masama. At alam mo, no, huwag mong kakantsawan yung mga tao pag ayaw kang palakpakan. Bayaan mo silang tumahimik sapagkat pag nakatindig ka, panahong masama. Kaeli, bigyan mo natin ng pagkakataon si Pastor Saraga na magtanong sa inyo na loob ng 20 minuto. Sige po, kapatid na moderator. Sige, time. Pwede na kayo magtanong. Sige, Brother Eli. Gusto ko na ayon sa usapan natin kanina, Biblia lang po ang sasagot, hindi po yung explanation natin. Ngayon, binanggit mo kanina na ang inuutosan ay 11 alagad ni Kristo. Ang tanong ko doon, kasama ba si Brother Eli roon? Ah, yan ho ang katanungan ka, Eli. Noong isinubo ko... Alam mo, eto sagot ko. Eto sagot ko sa'yo. Eto sagot ko, alam ko na yung tanong. Narinig ko na. Eto sagot ko, pakinggan mo sagot ko. Yung tanong mo, impertinente. Dahil wala sa tema yung sagot yung tanong mo. Wala naman ako sa Biblia. Di ba ang sabi mo, ang tema ayon sa Biblia, ba't mo ako tatanungin na kasama ba ako ron? E di kagaguhan yan tanong mo, tanong ng gago yan, yan ang sagot ko sa'yo. Mr. Moderator, uulitin ko, gusto mo malaman ang sagot niya ayon sa Biblia. Kasi ang bautismong itinatayo niya dito, yung sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, binanggit niya kanina na ang sinugo ni Jesus dito ay ang 11 alagad. Noong sila ay inutosan ni Kristong magbautismo. Ang tanong, kasama ba si Brother Eli Soriano dito sa utos? Mr. Moderator, sasagutin ko ba? Sandali ka, Kyle. Pastor, kahit ako siguro, pwede kong sagutin yan eh. Ibahin mo natin ang tanong. Sige. Susunod kong tanong. Ang utos doon ay sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Payag ba kayo roon, Brother Eli? Yan ang tanong, Kyle. Alam mo yung tanong mo, dapat huwag mong itanong yan eh. Nasa Biblia yan eh, ba't hindi ako papayag? Yan nga ang paniniwala ko. Basta't nasa Biblia, payag ako. Oo, pumayag si Brother Eli, pumayag siya. Ngayon, pangatlong tanong. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, pangalan ba? Kalagayan yun. Kakalagayan yon, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi ang tanong mo tatlo eh, pinagduktong-duktong mo eh. Kung ang tinanong mo sa akin, yung bang Ama pangalan, ang sagot ko, oo. Pero kung ang tanong mo, Ama, Anak, Espiritu Santo, di tatlo tinatanong mo, kalagayan yon. Yung Ama, dakila sa lahat, Diyos yon. Yung Anak, ang sinugo ng Ama. Yung Espiritu Santo, sinugo naman ng Anak. Tatlong kalagayan yan, tatlong kapangyarihan yan. Ang Ama ay makapangyarihan, ang Anak ay makapangyarihan, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi pangalan yon, tatlong kalagayan yon. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, yung bang Ama ay pangalan? Ah, pangalan yon. Nasagot na, Pastor? Oo, pangalan daw yon. Si Brother Eli Soriano, umamin ka po, Brother Eli, na ang Ama ay pangalan. Ang tanong natin bali ba sa, yun nung nakatalata sa, no? Oo. Tema. Inamin po ni Brother Eli, ang Ama ay pangalan. Ang tanong ho?
Bakit Brother Eli ang pangalan ni Brother Eli? Kaya Brother Eli ang pangalan ko kasi hindi ako yung ama. Sige, sige. Ibang tanong. Mahaba pa hong oras, Pastor. Pwede pa kayo magtanong. Ibang tanong. Pangalan na daw yung ama. Susunod ko ang tanong. Brother Eli, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa ba kayong ibang teksto na po pwedeng maipapakita sa atin na mayroong bautismong ganyan sa Matthew 28:19? Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Eto, sagot ko sa'yo. Sabi mo, isang teksto lang, sapat na. Ba't naghahanap ka ng pangalawa? Brother Eli, linawin po natin. Ang sabi ko, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa bang ibang teksto? Maliwanag po yan. Kung wala nang ibang teksto, mali ba yung Mateo? Brother Eli, inamin mong wala nang ibang teksto bukod doon. Wala akong sinasabi kung meron wala nang ibang teksto. Tanong ko sa'yo, kung wala nang ibang teksto, mali na ba yung Mateo? Ako, Brother Eli, ang nagtatanong. Inamin mo na bukod sa Mateo 28, wala nang ibang teksto. Ang hinahanap ko... Wala akong inaamin. Naloloko ka. Wala akong inaamin. Ang sabi ko, conditional. Kung wala na bang ibang teksto, mali na ba yung Mateo 28:19? Brother Eli, Biblia po ang uusapan natin, pinag-uusapan natin. Teksto po ang hinahanap natin. Bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa bang ibang teksto para maipaliwanag natin, maniniwala tayo? Kasi mahirap yung one-sided tayo. Adi, yun lang mo ba katanungan niyo, Pastor? Yun lang mo katanungan niyo. Yun lang mo sagutin natin kay Eli. Yun na po ang sagot ko. Ang sagot, kasi gusto ko matuwid ang paniniwala ng tao. Kung wala na bang ibang teksto, kagaya nung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, may pangalawa bang teksto yon? Pagka wala bang pangalawang teksto, hindi ka na maniniwala. Eh, ikaw pala, matigas ang buo mo eh. Sige, ibang tanong, Brother Eli, tinanggap mong wala. Mamaya magbabasa ako, tingnan mo. Pero tinutuloy ko lang yung maling paniniwala mo. Na pag isang teksto lang, hindi ka pala maniniwala. Matigas ang bungo mo. Ikaw ang may sabi, isang teksto lang, sapat na eh. Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Nahuhuli ka sa bunganga mo eh. Eh bakit yung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, isang teksto lang yun ha? Bakit lahat ng tao naniniwala ron? Ikaw lang ang hindi maniniwala pala pag iisang teksto lang. Napakaraming teksto sa Biblia, iisa lang, walang pangalawa. Kagaya nung sinabi ni Pablo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Isang teksto lang yan, humanap ka nga ng pangalawa kung meron. Ay, hindi ka ba maniniwala dahil isang teksto lang? Matigas ang bungo mo. Brother Eli, ibang tanong. May katanungan siya kay Eli, bago. Sino po bang tao sa Biblia ang nabautismuhan ng, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Sino po bang tao sa Biblia? Marami, kapatid. Lahat nung nagpabautismo sa mga 11 apostol, lahat sila nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat nung sumunod sa 11 apostol, pwera na lang yung sumunod kay Judas. Brother Eli, ibang tanong. Sabi mo lahat ng mga apostol ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Wala akong sinabi lahat ng mga apostol, iniiba mo eh.
Iniiba mo eh. Ang sabi, ang tanong mo, sino bang tao na bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Sabi ko sa iyo, ang sagot ko, lahat ng sumunod sa 12 apostol, pwera si Judas. Yun ang mga tao. Wala akong sinabi lahat ng apostol. Huwag mong iibahin. Tumanong ka ng iba. Tanong mo sa akin ngayon kung lahat ba ng apostol. Brother Eli, nilinawin lang natin saan sa Biblia na ang mga apostolis ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Teksto lang po ang gusto naming makita. Teksto lang po. Alam mo, ang mga apostol, nang sila ay nangaral at nang sumunod sa utos, sinunod nila ng buong buo ang utos. Utos kasi yon, sundin nilang buo. Basahin natin sa unang Timoteo 6:14, kapatid na Mel. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, mula kay Pablo, kay Timoteo, sa lahat ng mga Kristiyano, sumunod sila ng walang dungis sa utos. Ibig sabihin, buo nilang sinunod ang utos. Buong-buo. Kaya lahat ng Kristiyano na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sagot ko. Mr. Moderator, pakicheck lang po. Ang hinahanap po namin teksto sa Biblia, hindi yung paliwanag niya. Dahil ibang-iba po yung kanyang binasa. Ang gusto nating malaman, ang sabi niya ang mga apostol po ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon hinahanapan siya natin ang teksto. Gusto nating mabasa at makita. Pakicheck lang po, Mr. Moderator. Teksto po ang gusto nating malaman. Abe, ano ba yung binasa ko sa'yo? Di ba teksto yon? Na sila'y sumunod sa utos lahat? Halimbawa, eto ha, Mr. Moderator, ang hindi naintindihan niyang kausap natin, pagka pala sumunod ng buong buo sa utos, kailangan lahat ng utos kasama ron. Alam mo kasi kung bakit. Pagka sumunod ka sa isa, hindi mo sinunod yung iba, lapastangan ka sa iba. 2:11 ng Santiago. Pakibasa nga, Brad Mel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. So si Santiago, nagpapaliwanag. Pagka sinunod mo yung isang utos, hindi mo naman sinunod yung isa, nagiging swail ka. Para wag kang maging swail, susundin mo yung buong utos. 2 G's, Brad Mel. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So si Santiago, nung gumanap, buong-buo siyang gumanap, kapatid na Mel, ano? Tama po. Si San Pablo, nung gumanap, buong-buo siyang gumanap, ano? Opo. So hindi nagnakaw si Santiago? Ay, hindi po. Hindi nangalo niya si Santiago, di ba, Brad Mel? Hindi po. So nung magbautismo si Santiago, binautismo niya yung mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, di ba? Tama po yun. Sinunod niya kasi lahat ng utos eh, di ba? 5 minuto para sa pagtatanong ni Pastor. Pagtatanong siya. Binanggit mo po kanina, Brother Eli, na si Apostol San Pablo ay nangangaral sa pangalan ni Kristo. Ngayon, nung magbautismo si Apostol San Pablo, anong klaseng bautismo ang ibinautismo ni Apostol San Pablo? Teksto lang pa, teksto. Yun ang utos sa kanya, yun ang ibinautismo niya, yun ang utos eh. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang utos. Natural yun ang susundin niya. Hindi siya lumabag sa utos. Miski si Santiago, hindi lumabag. Miski ang mga apostol. Kaya nga sila naging dapat na 11. Sumunod sila ng buo sa utos. Eh ano ba, inutos sa kanila? Utos sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sinunod nila. Yun lang naman ang logic dun eh. Kung ano yung utos, yun ang sinunod nila. Brother Eli, iba pang katanungan. Sino po? Mayroon po ba kayong
maipapakita dahil labing isang alagad po ang inuutosan doon, ang mga apostolis po. Nung magbautismo po sila, ano po ang bautismo na kanilang ibinautismo? Teksto po, teksto please. Yung inuto sa kanila, yun ang bautismo na kanilang ibinautismo. Yung inuto sa kanila. Tandaan mo kapatid, sila ang inutusan, si Kristo nag-uto sa kanila. Huwag mong sa ipalitaw sa mga tao na hindi sumusunod ang mga apostol kay Kristo. Hindi matigas ang ulo ng mga apostol kagaya mo. Ang mga apostol ay sumunod dahil ang utos, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at na Espiritu Santo, yon ang sinunod nila. Sabi ni Pablo, sinunod niya ang kautusan ng buong pananampalataya. Tinupad niya ito, kaya inuutos niya rin kay Timoteo na tuparin niya rin ang buo ang kautusan. Kaya sinunod nila yung inutos ni Kristo. Yun ang sagot ko.